Before the video starts, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell button para sa ating video updates. Maraming salamat mga ka-sounds. Good day mga ka-sounds, welcome back to my channel. Ngayong araw na to, yung video natin is sponsored pa rin ito ng Joson, no? So maraming salamat sa Joson Amplifiers. So ngayon, yung gagawin natin dito sa ating Joson Mars is i-coconnect natin ito sa dalawang 800 watts na 12 inches. Dahil sa may nag-request sa atin na yung gusto niyang i-connect dito is 500 watts lamang, pero wala kasi tayong available na 500 watts na speaker, so yung gagamitin natin is dalawang 800 watts. Ito naman yung iloload natin na dalawang speaker, bali TNT ito na 800 watts to HF1208 yung kanyang brand ng speaker na ito. So woofer ito. So ngayon, itatry natin ito sa ating Joson Mars at sana ay maging okay yung resulta ng kanyang pag-test dito sa ating dalawang 800 watts at makaya niya, no? Yung Joson Mars pala na ito is yung kanyang PMPO is 600 watts times 2. Tapos yung kanyang RMS naman is nasa 80 watts ayon sa Joson mismo yan, no? So nakita natin sa mga description ng kanilang amplifier na ito. So ngayon, dahil sa Bluetooth ito, nung nakaraan, Bluetooth yung ginamit natin dito sa ating Joson Mars. Yung gagamitin natin na connector naman ngayon is RCA to 3.5mm, no? So ito siya. Ito yung RCA to 3.5mm. So ito yung gagamitin natin. Koconnect natin ito sa ating cellphone para magamit natin yung music. Pag-connect naman nito sa player is i-connect natin yung ating RCA to 3.5mm. Kung makikita nyo dito sa likod niya is may audio input dito. So isa lamang yung kanyang audio input. So ayan, no, DVD yan. Makikita nyo dito yung DVD. So dyan tayo mag-connect. So yung red. Yung red sa red dito. Ayan. So ganyan lamang ka-simple yung ating pag-connect ng player pag gagamit tayo ng RCA to 3.5mm na wire. So bago tayo magsimula sa pag-sound check, wag na wag niyong kalimutan na iset dito yung selector dito sa DVD, no? So kung makikita nyo dito, yung DVD is yung palabas, yung MP3 FMBT naman pag Bluetooth yung gagamitin nyo is paloob yung pindot, no? So pindutin natin siya palabas. So ayan. So for DVD na yan. Dahil wired yung ginamit natin, sinet natin siya sa DVD. So, simulan natin yung sound test dito. Sa mga ka-sounds, bali mag-play tayo dito ng music. Pero sound test lamang ito natin sa 800 watts, no? So, sana makaya nyo yung 800 watts. Pero yung match na match talaga dito sa Joson Mars is yung kagaya sa ating KS450 na 450 watts. Napakaganda ng tunog niya. So, mag-play tayo dito ng music. So, dandahanan lang natin yung pag-volume. So ito siya mga ka-sounds, no? Bali yung ating high dito naka 0, tapos yung low naman is naka 2 o'clock. So sub lamang, no, ang vocal niya is binawasan natin. More on sub lang tayo. Pero dahil sa integrated amplifier ito, wala tayong crossover, talaga may vocal pa rin na lumulusot. So napansin ko lamang mga ka-sounds, no, mas malakas yung kanyang Bluetooth kaysa wired. So yung gamit natin ngayon kasi is wired. So ito yung kanyang tunog sa 800 watts. So kaya niyang patunogin, pero napansin ko parang hindi niya talaga kaya na ilabas yung tunog ng 800 watts. So ito yung kanyang persa. So napakaganda nito talaga ng Joson Mars. Gamitin na lang natin ito sa ating pang mid-high, sa ating pang vocal. Siguro sa pang vocal maganda ito. Pero dahil sa meron tayong Joson Saturn, so balang araw magiging pang ano natin ito, for high natin. Pwede rin natin siya gamitin sa trumpa. So ayan, dagdag tayo dito. Indicator is umiilaw na sa dito, no? So hindi lang natin siya pipilitin, baka mag trip off kasi yung ating amplifier. So yan siya, yan yung kanyang sub. So dito tayo sa harap, hirap lang natin.
Pwede natin siyang dagdagan pa ng volume, kaso lang is nagre-red na yung kanyang indicator doon. Ang iniiwasan natin dito is baka mag-drip off yung ating amplifier. So maganda talaga sa amplifier na ito is for mid-high. So mag second sound test tayo, ito puro ragatak talaga ito, yung remix ni DJ Domski, no? So puro sub talaga ito, subukan natin kung matatapos ng amplifier na ito yung ganitong music. Puro bass ito at saka malakas yung pagka-record, so i-play natin, no? So ayan. So ayan, so malakas, malakas din pala siya. Pero mas recommend ko 450 watts lamang ata or 500 watts yung iloload, okay na okay sa Joss on Mars. Natin sa dalawang 800 watts, no? So yung masasuggest ko dito is mas okay na lang siguro na mas babaan nyo na lang sa 800 watts yung iloload yun na speaker. So okay naman siya sa 800 watts, ha? Dumadagundong naman siya, pero yung pag dito kasi sa actual, no? Pag nagdagdag tayo ng volume sa ating Joss on Mars is medyo parang tumutunog galon na yung ating 800 watts dito. So kung sa video siguro parang hindi nyo mahalata kasi nga sa record din, no? Pero dito kasi is ma-identify mo talaga dito pag sa actual. Pero hindi naman nagkakalayo yung tunog niya sa live at saka sa video, no? Sa pag-record, no? May konting diferensya lang naman siguro, no? So yung marirecommend ko lang talaga na speaker is mga nasa around 500 watts pag D12. 500 watts yung iload nyo dito is okay na okay. Kung ito lang talaga yung makakaya nyo na amplifier na bilhin, is okay siya sa dalawang 500 watts pag sub yung gagamitin nyo. Kung gusto nyo naman na may high, mid at saka low na yung inyong speaker, is bumili kayo ng KS450 na yung mga kagaya ng Concert, Kevlar, marami dyan. Yung Crown, meron din yan ng mga three-way speaker. So yan yung magandang iload dito. Tapos napakaganda nito sa video okay, pag mahilig kayo sa video okay. Napakaganda nitong amplifier na ito. So sa sunod, i-connect natin ito sa video okay player. Subukan natin kung ano yung kanyang resulta pag kinabit na natin ito sa video okay player, yung ganitong amplifier. So ulitin ko yung match dito na speaker para sa akin is 500 watts. Dalawang 500 watts lamang kasi pag sa 800 watts is okay naman siya, tumutunog siya.
Yun lang, pag hinirit natin is hindi niya na makaya yung 800 watts. So mas maganda na dalawang 500 watts lamang is okay na okay yung kanyang bio dito sa dalawang 500 watts. Tapos yung sa wired niya naman is mas malakas yung kanyang Bluetooth. Pag direkta kayo sa Bluetooth mag-connect ng player is mas malakas yung kanyang Bluetooth kaysa wired, no? O di ko lang din alam, baka sa cellphone din ito namimili ng player. Kasi may player din naman kasi pag sa wired is minsan mas malakas yung isang cellphone pag kinonek. Mga kasons, hanggang dito na lang yung ating sound check dito ulit sa ating Joson Mars Amplifier, no? So ulitin ko, maraming salamat ulit sa Joson Amplifier sa tiwala na binigay nila sa ating YouTube channel. So yung video natin na susunod siguro is bubuksan natin yung laman, tingnan natin yung laman ng Joson Mars Amplifier na ito. So sa mga bago nag-subscribe, huwag niyong kalimutan na i-hit yung notification bell button para sa mga video updates natin na i-upload. Maraming salamat mga ka-sounds.